So yun guys, ito yung itsura ng room ko before. Kung mapapansin ninyo, sobrang dami kong gamit talaga. Naisipan kong mag-room makeover since lockdown, sobrang boring ko na wala na akong magawa. And gusto ko rin matuto ng actual. I'm an RK student pala from Holy Angel, incoming second year na niyan. Since may naipon naman ako bago matapos yung klase, so naisipan kong gawin to. So yung magiging design pala ng kwarto ko guys is sariling design ko siya. So hindi ko na siya plinat sa tracing paper pero lahat ng plano nasa utak ko na, kaya tara, samahan niyo ako. Support niyo na rin ako guys, subscribe na rin guys sa aking channel. So yung una natin ginawa dito guys is tinanggal muna natin yung mga anime wallpaper na nakalagay sa aking pader. Tapos tinanggal ko rin lahat ng gamit na nakalagay sa aking kwarto. Sa shopping nga pala natin nabili yung mga gagamitin nating wallpaper. Sa paglalagay ng wallpaper, siguraduhin muna natin na yung surface ng wall natin is talagang smooth para maiwasan natin yung mga bubbles. Sa pag-a-apply ng wallpaper, dapat hindi natin ito binibigla. Ilapat muna natin ito sa magkabilang dulo, tapos hawakan natin yung nasa dulo, then tsaka natin dahan-dahan yung papel nito. Mapapansin ninyo na binasa ko muna yung ball, then tinanggal ko yung mga bako-bako nito para yung pagkadikit ng wallpaper is talagang makapit. Kung yung partition wall nyo naman is gawa sa plywood, kailangan natin i-grind yung mga rivet nito para matanggal yung mga bukol-bukol. So kapag nag-grind pala tayo guys, huwag nating kakalimutan magsuot ng salamin para maprotektahan natin yung mata natin. Kailangan din natin tanggalin yung mga nasirang fly sa plywood na wall natin. Dapat talaga ako lang gagawa nito, kaso humingi na rin ako ng tulong kay kuya para mapabilis yung trabaho. So sa part na to guys, nagmamasilya na kami ng ceiling. Isa to sa mga pinaka nakakapagod na ginawa namin kasi nakakangalay talaga. Lalo na yung buong ceiling talaga minasilya namin. Yung magkabilaan na wall na plywood na partition wall, minasilya din namin kasi kailangan talaga masilyahin lahat. So nung natapos namin masilyahin, ganyan ang itsura niya. So after nito, magpo-proceed na kami sa pagliliha. Isa sa pinaka nakakapagod din namin ginawa. So sa pagliliha naman guys, kailangan nating magsuot ng face mask and salamin para hindi natin malanghap lahat ng alikabok. Tsaka nagsuot na din ako ng long sleeve dito para kasi sobrang pawis ako dyan and dumidikit sa katawan ko yung alikabok. Sa totoo lang guys, nakakapagod talaga. So sa pagliliha talaga ng ceiling, dito talaga ako nangalay. Like naipitan pa yata ako ng ugat kasi sumakit ng ilang araw. So sa pagliliha ng ceiling, dapat magsuot din kayo ng salamin para di maano yung mata nyo. So sa part na to guys, nagpipintura na tayo. Yung ginamit pala nating pintura dito is flat wall enamel na boysen. So yung flat wall enamel pala is applicable lang siya sa mga plywood na wall o kaya sa bakal. Hindi ito pwede sa mga concrete na wall. So yung teknik pala sa pagpipintura guys, dapat daw pa letter M. Actually napanood ko lang yun sa YouTube. Actually lahat ng ginawa ko dito, pinanood ko muna lahat sa YouTube. Inaral ko muna bago ko ginawa. Tsaka tanong-tanong lang sa kapitbahay namin na pintor. Shoutout nga pala kay Tito. Maraming salamat po sa magbibigay ng advice sa akin. So yun, sa part na to guys, gumawa tayo ng geometric ball. Ito yung accent wall na ginawa natin. So gumamit lang tayo ng masking tape. Pipinturahan naman natin ito ng kulay flat black. Pintura palang ginamit natin dito guys is quick drying enamel na flat black. Yung brand din Boysen. So hindi rin pala to pwede sa concrete. Pang wood lang din to tsaka metal. So sa part naman na to guys, ang ginagawa natin, ang tawag dito is cutting. So
So bago tayo mag final coating, kailangan muna nating lagyan yung mga sa gilid-gilid gamit yung brush. So yun guys, sa part na to, dito talaga ako na-satisfy talaga. As in, parang nawala yung pagod ko nung nagtatanggal na ng masking tape. So pala, dito pala guys, pag nagtatanggal na kayo ng masking tape, dapat yung pintura hindi pa tuloy ang tuyo. Kasi kung tuloy ang tuyo na to guys, magkakaroon ng crackness. Sasama yung pintura pag tinatanggal mo na yung masking tape. So yun guys, make sure nyo na pagkatapos nyo magpintura, tatanggalin nyo na agad yung tape. Ito na pala yung itsura niya guys nung natanggal na natin lahat ng masking tape. O diba, ang ganda. So yun guys, excited ka na ba? So tara na, ipapakita ko na yung pinaghirapan ko, i-reveal na natin. So in 3, 2, 1, let's go! So yun guys, kung umabot ka nga hanggang sa part na to guys, gusto kong magpasalamat kasi pinanood mo yung first YouTube video ko. So guys, marami pa akong gustong gawin dito sa kwarto ko, so sana samahan niyo ako. And kung gusto niyo, kung may gusto kayong i-suggest, comment niyo lang sa babayan, babasahin natin lahat yan. Gagawa tayo ng DIY, floating shelf, gagawa tayo ng shoe rack. Kung mapapansin niyo, mahilig din ako sa sapatos. Sa mga mahilig sa sapatos dyan, subscribe na rin kayo. And kung makapansin nyo, hobby ko din yung pag-aquarium and pati plants. So yun, hobby ko na rin yung mga indoor plants ngayon. Mag-room tour din tayo guys, pero hindi ko masasabi na laging ganito yung content natin, pero gagawin ko lahat yung makakaya ko guys para sa inyo. Okay, kung mapapansin niyo pala na nauna akong nag wallpaper bago magpintura. So guys, I suggest na magpintura muna kayo kung gagamit kayong wallpaper. Kasi guys, yung unang plano ko talaga dito is talagang wallpaper lang. Tinay ko na din magpintura para at least magka-experience din naman ako. And guys, kung naghahanap kayo ng sign, maybe this is the sign para gawin na rin, mag-DIY ka na din, and gawin mo na rin yung room mo. So wala naman imposible guys, kung ako nagawa ko to, magagawa mo din yan. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo, kahit mag-isa ka lang, kayang-kayang mo yan. Search ka lang sa YouTube, tanong-tanong ka lang sa mga kilala mo na pintor, ganyan-ganyan, o makaya karpentero kung paano mo gawin. Pero actually halos lahat nasa YouTube na lahat ako, kasi dun lang ako nag-search talaga at saka tanong-tanong lang. Yun lang yung ma-advise sa'yo guys, kaya mo yan. Kasi guys, pag natapos mo yan, natapos mo yung kwarto mo, tapos napansin mo na ang ganda, ikaw yung gumawa niyan, talagang nakakasatisfy talaga na masasabi mo na, ay ako gumawa nito, nakaka-proud lang na ikaw ang gumawa niyan. Yun lang yung masasuggest ko sa inyo. So ulit guys, nagpapasalamat ako, maraming salamat. Shoutout nga pala kay Kuya Jernel Balingit na tumulong sa akin. Ayun, pinsan ko yun, siya yung tumulong sa akin sa paggawa nito. So maraming salamat. Siyempre, shoutout sa aking mama na excited pa sa akin na mag-upload. Love you, ma. Oh,
guys, don't forget subscribe to my YouTube channel and samahan niyo ako sa channel na to hanggang sa maging architect na ako someday and sabay-sabay nating abutin yung mga goals natin sa buhay. Peace out. God bless. Keep safe.